Welcome back to my YouTube channel, and this is Krurik. So nandito tayo ngayon sa Saturday. So ang pagbabalik ng Saturday weekend market dito sa Chiang Mai. So after 2 months of lockdown, so finally nagbalik na yung yung normal na buhay, and sana magtuloy-tuloy na. And today is dito tayo ngayon sa weekend market. So ito yung biggest weekend market dito sa Northern Thailand. So papasyalan natin. So dapat meron tayong mask kasi required ang mask. At tapos maalikap. Ikot-ikot tayo and let's see kung ano yung mabibili natin. And the challenge is 100 baht lang. So dito sa weekend market, dito mo mabibili lahat ng kailangan mo. Damit, gamit sa bahay, kahit mga livestock tulad ng mga baka, buhay na baka, ayan, manok, panabong na manok, mga pananim, lahat mabibili mo dito. So tulad nito, may mga nagbebenta ng mga fruit bearing trees. So I'm pretty sure na yung mga lahat ng mga tao dito is talagang excited din sila mag-shopping. See, look at them, napakaraming tao. Uy, see? Yun, yung Thailand is sikat din sa sa mga ganito, sa mga market, ganyan, weekend market, tapos mga night market. Napakadami yan dito. So ito, dito sa amin, malapit lang dito sa bahay namin, yung parang tawag nila yung Tung Fah Bot market or the buffalo market. Mabibili mo dito lahat ng kung anong kailangan mong bibilhin. So napakalaki, napakaluwag to. So ito yung other portion, tapos meron pang other portion doon. Let's see. Ayan, mga sombrero, tapos mga jeans, mga gamit pambahay, marami din. And of course, marami din dito mga pagkain. So titingin tayo ng ng pwedeng mabiling pagkain. Meron pang optical shop. Pwede kang bumili dito ng eyeglasses. Yung mga malabo ang mata, meron din dito optical shop. So all in one talaga siya. Agap-trapit. Rambutan, mangustin, lapinia. Ano bang bibilhin natin? Tingin tayo ng pwede nating Actually, wala akong bibilhin kasi wala din akong pambili. So, bilhin na lang ako ng pagkain, prutas. O mga mga perfumes. Mga pabango. Sarap naman nito. Oops, sorry. 100 baht yung isang plastic. Diba? Kaso nga lang ang init maglakad, tapos maalikabok. Buti na lang may feel. Parang isang barangay ito na weekend market. So dito makikita mo sa Friday pa lang ng gabi, yung mga merchants, yung mga sellers, nagsiset up na sila ng madaling araw.
para kinabukasan ng Saturday or mga as early as 4 a.m. meron ng mga bukas, tapos meron ng mga namimili. Yan. Dito yung mga farmers na galing sa mga kabundukan, bumababa sila dito para mag-ibenta yung mga ano nila, panindan nila. Plus yung mga makikita mo dito doon sa other side is yung mga buhay na baka, ganun, manok. So, tingnan natin. Tapos kung dito rin makakabili ka din ng mga motor. Dito tayo galing kanina. Tapos tatawid tayo dito. Yan. Itong entrance. Hala. Ayan, nandito tayo sa area ng mga ano, bilihan ng mga motor, tapos mga bisikleta. Ayan, dito yung mga bisikleta. Ayan o, ayan. Ayan mga bisikleta. Ito. Tapos ng ano, ng, ito mo, gusto mo ng brand new or gusto mo ng second hand, marami dito. So, ikaw na lang bahala, depende na lang sa budget mo. Tulad nito, mga siguro second hand tong mga to. Yan oh. Tapos dito naman motor. Yan. So dalawang building to. Yan. So open space talaga siya. It's a weekend market nga. Yan. Ito mga motor. Yan oh. So it's a mix of brand new and second hand. Okay, dito nandito na tayo sa other side ng weekend market. So tingin naman tayo dito kung ano yung ano. Actually parang pareho lang sila. May mga damit din, tapos kung ano-ano din. Kung anong meron dun sa kabila, same lang din dito. Dito din nakakabili yung mga ano, yung mga accessories ng mga motor, mga bisikleta doon. And Thai lottery. Actually hindi pa to masyadong maraming tao. Parang konti pa lang yung tao. Unlike nung wala pang COVID, talagang napakadami talaga to. Eh ito dito ngayon parang ano pa lang, konti pa lang yung oh, mga pananim. Calling Senator Cynthia Villar, dito ka bumili ng ano, ng ipamimigay mo diyan sa Pilipinas. So shout out diyan kay Senator Villar. Doon bumili ka doon ng ano, ng seedlings na ipamimigay mo. And dito rin may mga golds din. Ayan, golds. Di mo lang mag-smile si Manang. Mga halamang gamot siguro itong mga to.
mga dahon-dahon. Yung mga may rayuma sa Gordon, yung mga hindi magkaroon ng baby, yung mga gustong ano, lumakas sa ano, mga tuhod-tuhod doon sa Goro yung ano. Kasi ito mga anting-anting. See. Tingnan nyo, bibili ng anting-anting si ano, si Lolo. Pampalakas niya. Kung meron tayong Mount Banahaw sa Pilipinas, meron din silang ditong pang anting-anting. Ayan na, ah. Ito ano, plancha. Oh. Plancha oh. Ganda. Pang ano, yung tawag nito, lagyan mo to ng uling. Tama ba? Ayan oh. Plancha. Ah! Kano? 1,200. Ang mahal? 1,200? Ito mga ano, kumpay. Mahal naman, 1,200. Lalagyan mo ng uling. Well, sa bagay, ano nga yun? Antik, kaya mahal. Mga mortal peso. Ito mga ano oh. Bili ako nito para ano, meat. Para sa kapitbahay namin na magaling mag ano, mag reklamo para sa ito. Ayan oh, mga ano, dried sili. Okay, powder sili. Ayan. Papaw. Ito, mga ano, mga... Tingnan nyo, napakadaming ano, napakadaming sili. Ayan. So... dami. Mahilig sila sa mga maanghang. Sobrang... Nung bagong dating ako dito, ano, hindi, par halos hindi ako makakain ng pagkain nila kasi aside from maanghang, na ano din, may amoy din. Ayan. Oops, ito. Oh, mangosteen. See? Mura lahat. 20 lang. 21 kilo. Bilit. Oh, mga ano. Shout out kay ano, Antunding. Antunding oh, napakadaming ano, orchids. Ayan. Punta ka dito, bili ka. Antunding. Ano. Ayan. Or sili. Tapos yung daisy. Ano to, sampagita. Sari-sari talaga. So nandito tayo ngayon sa ano, section ng mga pananim. Or, ang tawag ito? Basta, mga puno-puno. Ayan, oh. Ayan, mga puno-puno. So, yung nabili na, nakabili ako ng, ano, ng mangosteen. 1 kilo is 20 baht. Bangkok sampalok, 1 kilo is 20 baht. Manga, 1 kilo is 15 baht. Ayan. So, then salamat sa mga supporters dyan, and thank you for your time, and if you like this video, please like, share, and subscribe, and have a good day. Keep safe, everyone. Goodbye.